So in this video, I'm going to show you how to create simple payroll using Excel. So ito yung gagawin nating payroll. So meron kang employees dito. So yung mga names, yung salary, naka-format sa comma. Then you have the commission here. So you will notice na hindi lahat may commission. No? Yung iba may zero, tapos yung iba blank. Kasi ito yung table na to, ito yung tinatawag na M table na ginagamit madalas sa Oracle. Okay? Kaya blank yung iba. So yung mga may value lang is ito yung mga employees na salesmen. So they are entitled for commission. So yung mga null dito, yung mga wala talagang laman, so ibig sabihin they are not salesmen. So they are not entitled for commission. So kaya naging zero to, ibig sabihin hindi siya umabot sa quota para mag-earn siya ng commission. Okay? Then the next column, sa column E, ito naman yung gross salary nila. So we simply add yung salary, yung this is the basic salary plus the commission. So C plus D, ito yung magiging value ng E. You also notice na naka-shade siya ng blue. So ibig sabihin, pag naka-shade ng blue, may formula kang gagamitin. So okay, yung mga walang naka-shade means input 'yon. Okay, then next column, column F is tax amount. Ang tax amount natin is based on the tax rate. So parang simple computation na lang to, na kung ano yung nakalagay dito ng tax rate, we simply multiply it dun sa ating gross. So ito yung magiging tax amount niya. So ito yung babayaran ng employee para sa government tax collection agency. Sa atin is BIR. So yan yung babayaran nilang tax. So ima-minus yan sa yung gross salary. So yun yung magiging take home pay ng employee, which is net pay. So we simply deduct yung gross salary minus the tax amount, that will be the gross pay. So kukumpitin natin din yung mga sum niyan, yung lahat ng column. So apply tayo natin ng sum, no? So ibig sabihin ito yung lahat ng salary ng employee, ito naman yung lahat na na-earn ng commission ng mga salesman. Then ito yung actually lalabas na pera sa company, no? No, for the payroll. This represents yung portion of this, or 10% of this is tax na mapupunta sa BIR or sa tax collecting agency ng government. Then ima-minus yan, ito naman yung magiging take home pay ng lahat ng mga employees. So simulan na natin kung paano i-create yung payroll. So ito yung payroll na gawa na. Okay? So papakita ko sa inyo later kung paano to ginawa from scratch. Okay? So may mga formula rito. Ito, gumamit tayo ng absolute reference. Then dito naman, the rest are relative reference. So madali lang yan. Actually, baka wala pa itong 5 minutes matapos natin to. Okay? Then, ito naman yung employee table na in-import ko. No? Mamaya papakita ko sa inyo. Kung di nyo makita yung link nito, I'm going to share the link sa description ng video na to. Okay? So, una muna natin gagawin dito is mag-import tayo ng table, ng M table. So, bakit natin i-import? Para hindi na tayo mag-type. Okay? So, kasi based naman to, itong mga data na to is based sa M table. Yung M table, yan yung madalas ginagamit na sample table sa Oracle. Okay? So, gagawa nga ako ngayon ng bagong payroll dito. So, pangalanan lang natin itong new payroll. Okay? Tapos dito naman yung new emp. Okay? So, bubuksan ko yung aking Google Chrome o any internet browser. Then, buksan natin yung Google. Then, mag-search tayo ng M table sample data. So, ito. Ito, yung unang lumabas na yan, yung WSEMPS. Buksan natin to. Yan. So, pwede na natin itong i-copy and paste, no? So, copy ko siya. Sinelect ko, no? Using mouse, then copy. Then, punta ako sa Excel. Ito yun, no? Sa M. So, i-paste ko na lang siya. Control-B, no? Yan. So, may naiwan pang letter E. Okay? So, ayusin lang natin. Kasi, ibig sabihin ng zero sub sharp dito, hindi nagkasya yung value. So, i-position mo lang yung mouse pointer mo dun sa between row headers na kung saan merong mga series of sharp, then double click mo. Okay? So, ganun lang siya ka-simple i-adjust. Ayan. Okay, then ayusin natin. Tanggalan ko ng excess dito. Then, select ko to. Lagyan ko lang siya ng shade para medyo mas maganda tingnan. Okay? Ayan.
So ito, ganun din, no? Lakihan din natin. Okay? Then ito, medyo ipantay natin. Ito rin yung ano, no? Pantay natin. Double click lang natin to para pamantay-pantay. Okay? So, yan. So, meron na tayong M table. So, ganun lang. Di na tayo magta-type. So, ano ba kailangan natin sa ating payroll? Tingnan natin. So, kailangan natin na employee, salary, and commission. So, yung tatlo na yun, ano? So, employee. Ito yun, ano? Salary and commission. Ito. Okay? So, ito muna yung kukopihin ko. Papunta sa payroll. Yan. Then, we also need adjust ko lang yung ito, no? Header nito. Yan. Then, we also need salary and commission. Okay. Lagyan natin dito. Okay. So, using lang natin. Gayain natin yung header niya. Employee, salary, commission, gross. So, ito yun. Ano ba natin? So, employee, salary. So, ang gawin natin, i-write, justify din natin, no? Yan. Then commission. Okay. I-write justify natin. Then copyin ko na lang to, no? We have gross salary. This is net pay. Tax amount. Then you have net pay here. Adjust lang natin. Then, kailangan natin maglagay dito ng, ano ba yung sabi doon? Tax rate, tsaka yung amount ng ano. So, tax rate dito. Tapos, yung 10%, no? 10% is 0.1, no? 0.1, tapos, i-convert natin into percentage. Ito yun. Okay? So, i-change ko lang yung color red kasi yun yung nakalagay dun sa example natin. Pero pag ginawa niyo to, you can choose any color if you any preferred color na mas preferred niyo, no. So lakihan ko lang, no. Tapos yung font din ganun din. Then kumpletuhin ko lang yung kanyang borders, okay? Then sabi rito may totals tayo rito, di ba? Totals. Yan. So binold ko lang siya, then lagyan ko rin siya ng border dito. Okay, so ganun lang kadali, no? So, mag-construct na tayo ng formula. Sabi natin, pag naka-formula, shade natin ng blue. Okay. Ito rin, ipa-formula rin natin to. Shade ng blue. Okay. Then, ano ngayon yung formula natin sa gross salary? We simply add yung salary and commission. So, pwede tayong gumamit ng sum. Since dalawa lang to, no? So, dalawa lang siya. Pwede mo na lang gamitin yung cell reference na tinatawag. So, start with an equal sign. Then, move mo yung pointer, mouse pointer dito. So, using arrow keys. Then, plus sign for addition. Then, plus the commission. Then, enter. Okay? So, pwede mo rin, i-adjust yung kanyang lakay natin ng konti. Hindi, pwede na rin naman yan. No? I-bold na lang natin. Ayan, para mas kitang-kita. Okay? Tanggal na natin ng isang column dito. Yan. May header siya. Lagyan natin na simple payroll report. Yan. Lagyan natin simple payroll report. Okay. Since header yan, lakyan natin. Yan. Okay. Then, ito na yung formula natin. So, pwede mo nang i-drag yan, no? Pababa. Napalitan natin masyadong dark, no? Na lang. Okay. So pwedeng i-drag mo to. Basta nag-change na siya ng cross, 'yan. Pwede mo na siyang i-drag na ganyan. Okay? Then palitan natin ng comma, okay? So mamaya mayroong ibang technique ang ibibigay sa yung autofill naman ang gagamitin natin. So yung tax amount, dapat nandito pala yung tax amount natin. So i-move ko na lang siya, no? Control X, then enter. 'Yan. Okay, then dito naman gagamit tayo ng tinatawag na absolute kasi hindi dapat gumagalaw yung ano, no, yung reference natin dito. So equal sign, then itong gross salary, asterisk, then yung tax rate which is nasa F3, okay? So yon. Kasi pag kinopya natin to, pinakita ko to sa isang video, no, mag-error yan, no. Kasi nag-adjust yung kanyang ano, no, reference, naging F4. Yung F4 natin is header. So gawin natin tong
Absolute. Kasi dapat yung F3 mo, ano eh, fix na yan eh, no? Nandiyan kasi yung tax rate na i-apply natin sa lahat ng gross salary. Okay? So, pwede kang mag F4, no? Sa akin kasi function F4. Okay? Or pwede mo rin dito, pwede ka nalang mag-type ng dollar dito, no? So, pwede rin yun. Okay? Now, yan. So, naka-absolute na siya. So, imbis na i-drag ko to pababa, no, na ginawa natin kanina dito sa column na to, pwede mo nalang i-double-click yan. Ayan. Double-click mo, auto-fill na yon, automatic ipipill upan niya ng formula yan, no? Kasi yung adjacent cell niya, in-apply mo ng formula hanggang dito. So, ibig sabihin, ina-assume ni Excel na hanggang dito rin mo rin gustong mag-fill up ng formula. Kaya hindi siya nag-fill up dito, no? Okay, kasi wala naman tayong mga values dito. Okay, for the net pay naman, so we simply subtract yung gross salary minus the tax amount. Okay, so ito hindi natin kailangan ng absolute dito kasi the same formula applies, no? Tsaka okay lang talaga mag-adjust yung formula mo, no? Kasi nagko-correspond yan sa record. Okay, so ang gawin natin, auto-fill na lang natin. So yun, napakabilis lang, no? So then, of course, ito pala, lagyan natin ng comma na rin, ano? Okay, yun nga, alam nung naging comma na wala yung zero. Kasi pag general siya, natin, nakikita mo yan dito, ayan yan, no? Pag general siya, ano yan. Kung number naman, yan, number na lang natin. Yan, then, may comma siya, okay. Para ma-retain natin yung zero. Okay. Then, i-ano natin yung sum, no? Okay. So, review natin yung formulang ginamit natin, no? Ay, pinag-aralan natin dun sa Excel formula video ko. So, yung, pwede mo nang isum, no? Dire-direcho, no? Ito yung syntax niya, no? So, C5 yan, no? C5, colon, then C18. So, dire-direcho yung pagta-type na to. Okay? Enter. So, yan. So, 14 yan, no? Yan. So, pwede rin naman, no? Na ito yung sum nito. So, yung ito yung pinaka-popular way dati, no? So, equal sign, then sum, then open parenthesis, then move the cursor dun sa pinaka-first, then colon, then bababa mo kung ano yung range mo, then close parenthesis. So, i-format ko na pala na dapat ng sabay-sabay ito. Hindi tayo pa isa-isa na pag-format. Okay? So, yon. O, yung isa naman, so, i-drag, i-select mo yan, then meron sa home, meron kang sum dito. Okay? So, yun din. So, maraming way, no? So, pero pag actually, pwede mo na natin itong ito auto-fill eh. Since na-define na natin yung sum, pwede mo na nang i-auto-fill, ano, to the right. So, yun. Ganun lang, ano, tapos na kaagad. So, actually, pwede mo matapos to ng ano, no? Pagka-import mo ng M-table, a matter of siguro, baka 3 minutes, no? To 5 minutes nga lang, tapos to. So, ganito lang kasimple gumawa o kadali ng payroll report. So, tingnan nga natin, pagdikit-ingkot lang to, no? Kung talagang parehas. So medyo, font lang nagkaiba, di ba? So, yung ating amount, parehas naman, ano? So, parehas siya. Sa font lang nagkaiba, no? So, we are done.